Okay, mamaya na ako kuya, please lang. Huwag niyong masyadong i-feel pero sobrang ano, hindi ko maintindihan sa sabi ni madam. Kasi ang dami kong iniisip. Maraming maligaya ngayon dahil ito po yung paalala natin kay Diwata na binigyan po niya ng pagpapahalaga. Maraming salamat para sa iyo itong aming ipinapaalala. Maging yung mga bashers, huwag kang magalit sa kanila. Dito tayo makapupulot ng mga dapat natin baguhin at i-improve pa para sa ating negosyo. Ayun. Tama. Bitiranang kolonista na si Christopher Min, nagulat sa ginawa ngayon ni Diwata. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Kilala, dinumog at pinagkaguluhan ng publiko mapa-celebrity man o ordinaryong Pilipino ang Diwata Paris Overlord. Ngunit may takibat din na negatibong resulta. Isa na nga dito ay di umano ang pagbabago ng pag-uugali ng isang tao. Sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min, June 5, 2024 ay isa ito sa kanilang unang paksa kung saan muling binalikan nila Nanay Christopher Min ang kanilang nakaraang komento ukol sa ipinakitang pag-uugali ni Diwata. Ayon na rin sa mga komento mula sa mga bashers. Diwata, birthday ko ngayon, baba. Hindi naman. Pass din niya, kuya. Ay, Diwata, pwede mo pabit sa mga baka? Kaya na, kuya. Patahin pa kayo? Diwata, natumali. Wala po, wala pong sakap mo lang. Alam nyo, ang haba ng tinayo ko doon sa picture-picture, hindi pa rin tayo nagsawa. Hindi mo ko pa-picture, pindutin nyo na kagad para rin. Mga kachika, yung mga pagpansin ninyo, lalo na yung mga bashers, mga papuri, pagpansin, kapag yan po ay nababasa ng mga personalidad, nagkakaroon po ng positibong resulta. Katulad ni Diwata, at hindi lamang po kami ang nagsalita, maaaring nabasa niya ito sa iba't ibang social media sites at mga account. Kaya naman po, ang ganda-ganda ng naging resulta ng ating pagpuna kay Diwata. Ay, wow. Minsan kasi, pag ang comment kasi, sa una, masakit talaga. Mm-hmm. Pero kung iisipin mo bakit may mga ganong lumalabas sa komento, siguro naka-experience. May napansin. May napansin. Kaya gawin niya itong positive, gawin niyang aral to sa kanya, lahat ng negative basahin niya, at kung kaya niyang gawin, bakit di niya gawin? Oo. Kaya nga lagi kong sinasabi, kahit po ang mga bashers, meron din pong naitutulong sa mga personalidad. Kasi kaya lang naman po kayo, yung mga ano, yung malawak-lawak ang pag-iisip, hindi gaya ng mga mema, yung mga mema sabi lang. Kumaliwa ka't kumanan, gumitna ka, tumalikod ka, humarap ka, meron pa rin nasasabi. Pero yun pong mga bashers na ika nga makabuluhan naman yung kanilang pagpuna, may aral dyan. Correct. Diba no? Tama. Siguro ito na pag-isip-isip siguro ni Diwata. Kasi ang dami na kasi mga negative na sa kanya na nanonood na pinapanood niya at akin na naririnig niya. Siguro oras na siguro para baguhin yung kanyang sarili. At maganda naging resulta. Dami ko nakakausap ngayon. Nagte-table hopping para. Ay, very good. Very good. Iniisa-isa niya ang mesa, kinukumusta. Dapat may ganun talaga. Parang ikaw ang PR ng iyong negosyo. Correct. Ikaw ang talagang nagbebenta ng negosyo mo. Dahil ikaw naman kasi ang mayari. Tama. Tama. Diba? At ikaw talaga ang pinuntahan doon. Oo. Ilang taon na nga ang lumipas ay biglang naalala ni Nanay Christopher Min ang ukol sa isang sumikat din na kainan noon kung saan nakilala din sa pangmasang pagkain. Ngunit sa isang iglap na pagbabago ay biglang iniwan ng publiko.
Inaalala lang ako, nagkaroon din ng ganyan noon na talagang pila-pila tayo bago tayo makakain. Di ba? Bago po kami makakain, hihintayin muna namin na makatayo yung mga nasa loob. Ay, parang sabungan. Di ba sa sabungan yung inuman ng kape, hinihintay na bitiwan para mainuman. Ganun din doon sa kainan na yun. Kainan na yun. Alam mo, biglang humina. Ay, bakit? Ipina-aircon. Lumayo yung bitukan ng publiko. Ay, naging sosya. At saka dumami ang kanilang mga branches. Di ba, kaya saka pumunta, mayroon. Kumalat ang branches. Parang hot pandesal na bawat kanto ay meron. Parang BDO na kahit saan ka pumunta, may pag-withdrawan ka at pag-deposituhan. Nung mag-aircon na, nung ginamitan na ng sosyala na atake, humina. Wala na. Lumayo kaya sila. Kaya dapat huwag kang aalis dun sa kung anong minahal sa'yo ng publiko. Tulad ng ginawa ni Diwata, diba? Lalo na ngayon, walang utaw. Yung sinasabi mo na negosyo noon, walang utaw. Wala na kumakain. Sayang. Tinignan ko ngayon, sabi ko parang wala, hindi naman kamahalan yung mga presyo. Masarap naman. Masarap naman. Bakit parang ayaw na ng mga tao? Na ano, na-alienate. Parang ganon. Parang napalayo. Diba? Yung bituka, ikaw ko nga. Diba? Dapat talaga, kung ano na simulan mo, kung anong kinagat sa'yo ng publiko, dapat huwag kang hihiwalay doon. Parang kanta. Kung ano yung pumutok na kanta, pagka sa susunod na composition mo, huwag kang lalayo. Oo, nandun pa rin. Nandun pa rin. Yung tono. At siya'y tatak mo. Correct. Diba? Sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christy Fermin ay ikinatuwa nila ang ginawa ngayon ni Diwata kung saan sa soft opening ng pinagandang pwesto ng Diwata Paris Overlord ay humarap si Diwata sa mga vloggers. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Ano masasabi mo ngayon na si Diwata ay balitang-balita, ang dami nagkukwento sa akin na bumabati na siya at kapag meron daw mga vloggers na gusto siyang interviewin, ang pakiusap lang naman niya talaga ay magpa-schedule. Ayun. Yun naman sana ibigay na natin kay Diwata yun. Kung ano yung patakaran niya sa kanyang parisan, sana respeto natin yung kasi nga naman yung pagod kasi siya yung nakakaramdam at saka nagre-reflect ngayon yun sa ugali niya kapag pagod na kahit sino man talaga yun. At marami pong naliligayahan sa kanya ang tagumpay. Kaya sana ito'y huwag din bitiwan ni Diwata dahil bibihira lamang po ang kinakatukan ng ganito kagandang oportunidad. Kaya dapat hawakang mabuti. Huwag bibitiw. Kasi sayang na sayang. Diba? Sabi mo, higpitan mo pa. Kapit ng mahigpit. Diba? Pag kumain ka kay Diwata, ano ang una mong pipiliing orderin? Ako, siken. Siken? Yung kanya, siken. Oo, ako yung overload niya. Ay, ako rin overload. Di siya. Ano ba yung lahok ng overload? Chicharon, tapos yung lechon kawali. Tapos tapa. Oo, yun. Yun lang yung actually, chicharon, tsaka bago yung bulalo. Yung gano'n. Ano-ano. Ang sarap. Sinabi mo. Diba? Sa 100 pesos po, hindi na po kamahalan yun. Yung kanyang para sa overload. Oo, only soup. Meron ka pala soft drink. At may isang soft drink pa. Kaya talaga rin naman. Pero pag lumampas po siguro ng 100, medyo mag-iisip na rin ang ating mga kababayan. Ganun naman eh, diba? Oo. Kasi may mga negosyante na kapag kinagat yung 100 pesos na yun, magdadagdag. Ay, magdadagdag. Dapat hindi. Gagawin nila 110. O, 120. 120. Oh, ganun talaga yan. Pag ganun po, may comparison na yan. Maghahanap na ng iba. Ay, oo. Diba? Lalo na, ang dami na niyang kalaban ngayon. Ay, oo, nagsusulputan. Oo. Kaya mabuti nga si Diwata, bumabalik na natin yung karisma. Kasi yun ang yung nawala, yung karisma. Ganun talaga ngayon, ano? Kuno uso, dami. May makikisaw-saw. Ay, oo. May makikisabay. May makikisali sa laban. Oo, may kakompetensya. Para ding ano, di nga ba, yung hot pandesal. Ay, correct. Kahit saan kanto ka pumunta, may hot pandesal. Hindi, alam mo naman kasi ugaling Pinoy yan. Kasi katulad na sa isang baryo, di ba? Pag nakikita, oy, may tindahan si Aling Puring. Oo. Sabi mo gano'n, parang mabili. Naku, magtataya din ako ng tindahan din si Aling Ising dito. Oo. Oo, di ba? Kaya gano'n, may kompetensya talaga. Tama, Aling Nelay. Aling Ason. Nako, Aling Ason. At kaya naman po, maraming maligaya ngayon dahil ito po yung paalala natin kay Diwata na binigyan po niya ng pagpapahalaga. Maraming salamat para sa iyo itong aming ipinapaalala. Maging yung mga bashers, huwag kang magalit sa kanila. Dito tayo makapupulot ng mga dapat nating baguhin at i-improve pa para sa ating negosyo. Ayon. Tama. At
tsaka pati daw ang katawan ni Diwata ngayon, maayos malinis na. Postura na siya. Pero huwag lang sosobra ha. Lalong lalayo naman ang isip at puso ng publiko. Ano ba maipapayo mo? In English nga. Englishin mo nga si Diwata. Hi. To Miss Diwata, I would like to say to you that very good that you have to change your self. Your attitude. Your attitude. So that's why I know that all your buzzers and all your negative opinion that you get is will become positive. Ay. Oo, totoo naman yun eh. Yeah. Hindi po tayo perfecto. Wala namang perfecto sa atin. Kapag may napapansin po sa atin ng ating kapwa, maaaring totoo yun. Dahil sila yung nasa labas ng kwadro, tayo yung nasa loob. Tama. Diba? Correct. Kaya nakakatuwa. Yung mga kwento po na positibo tungkol kay Diwata, abay, masayang-masaya kami. Mm-hmm. Diba? At syempre, hindi lang ito kay Diwata, nag-a-apply ito sa lahat. Mm-hmm. Diba? Oh. Lahat ng mga comment na pangit, basahin nyo lang po. Pag kayang baguhin, baguhin. Pag hindi, piliten. Oh, oh, meet me halfway. Oh. Magkita kayo sa gitna. Correct. Para sa kahuunlad ng iyong kabuhayan showcase. Oh. Diba? Masaya tayo. Mm-hmm. Hindi na siya babalik sa ilalim ng tulay. Yes. At diba? Hindi na siya magiging lamang lupa. Lupa. Oh. Kasi yan po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Nang galing ka sa wala, tumira ka sa ilalim ng tulay, huwag mo nang hintayin pa na bumalik ka kung saan ka nang galing. Correct. Tama naman yon. Ayan guys, good morning sa inyo lahat. Ang araw ngayon ay Junto. Ito po ang araw na mag-grand opening tayo sa Quezon City. Na kung saan ready na ako ngayon at hinihintay na natin ang ating mga guests, ang ating mga biskita ngayong araw na ito. Ngayon handa ko ng aking pwesto. So ito na, ipakita natin sa loob. Ang daming balon kasi ngayong araw na ito ay magkakating the ribbon tayo. So papakita ko muna sa inyo. Konti pala yung tao sa mga oras na ito kasi anong oras pa lang time check tayo, nasa 8:30 pa lang yata. So alas 10 po talaga yung cutting the ribbon natin at mag-start tayo. So pakita mo natin yung loob sa kung ano nangyayari ngayong mga oras na ito. So ayan. Good job. So, hanggang dito na lang muna at kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.